Hi guys, welcome to my channel. I am Nurse Mama again, introducing to you the comeback. Na miss niyo ba ako? Oh, may gustong sumama. Say hi, Sky. Hi to them. Hi, flying kiss. Again. I am Mama JB, and this is my baby. Okay guys, ngayon ang topic po natin is why I choose to stay here. Why I left the Philippines like that. Oh, yun, ang gusto ko na maging topic, bakit mas pinili namin kasi may anak na ako at may asawa. Bakit mas pinili namin na mag-work dito instead ng mag-work sa Pilipinas? Tun 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 tun. Gusto niyo ba ng totoong kasagutan? Huwag ibabash, ha? Sabi lang tayo ng totoo. Siyempre, we choose to work here. Bakit? Sa unang kadahilanan, siyempre, pera, di ba? Mas malaki ang sahod dito, unlike sa Pilipinas. Di ba? Hindi. Yun lang. Gusto ko lang anhin. Magsabi talaga ng totoo, ayoko naman pong magpaka-plastic, di ba? That's the reality. Yan yung realidad. Lalong-lalo, di ba, meron ngayong mga issues, controversies regarding sa mga nurse, sa salary ng nurse, sa workload ng nurse sa Pilipinas. At hanggang ngayon, hindi pa rin na iisakatuparan yung law na yan na dapat ang minimum na sahod ng nurse ay 30,000. Ewan ko ba, bakit nga ba kasi ang nurse minamaliit? Hindi nyo ba alam na kung ang doktor ang nagsasuggest o nag-o-order ng mga gamot, ng mga laboratories, nagda-diagnose ng mga sakit-sakit ng mga pasyente, hindi nyo ba alam na ang nurse ang lahat na gumagawa lahat-lahat para maging maayos ang pasyente? Nag-uutos ang doktor, nurse ang gumagawa. Pero bakit ganun? Ang hindi ko lang talaga gusto dito sa ibang bansa, unlike sa Pilipinas, kahit naman papaano, may respect ang mga pasyente sa mga nurses. Dito sa ibang bansa, hindi ko sinasabing sa UAE lang, siguro almost all over the world, ang tingin nila sa isang nurse ang liit-liit. Pero hindi nyo ba alam, 4 years kaming nag-aral ng pagiging nurse at may licensure yan, may exam. Kaya huwag nyo kaming mamalit-maliitin kasi sobrang hirap mag-aral at sobrang mahal mag-aral ng nurse. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa pa. Kasi minsan, may naririnig din ako, may napanood akong sa YouTube or sa Facebook na ang tingin nila sa nurse ay katulong. Pero based on my experience, na-experience ko rin po yan. Pero pag ikaw yung nagwo-work sa ibang bansa, nasa sayo na po kung paano mo itaas ang sarili mo. Pero hindi ko naman sinasabi, ha? Pero gusto ko lang malaman niya na hindi tayo, yung hindi rin tayo basta-bastang, mahirap kasi magsalita ng word kasi mamaya mabash tayo, may masaktang iba. Basta ganun lang. Hindi ko rin naman po kasi sinasabi na ang katulong ay katulong lang. Hindi po yun, ha. Ang gusto ko lang pong i-emphasize na hindi biro ang pagtatrabaho ng isang nurse dahil nasa kamay din namin ang inyong paggaling. Tandaan yan, maging mabait. Pero huwag naman kayong mag-alala. Sa ilang years na ba akong nurse? 9 na ako dito, 10, 11, 12, 13. Sa 13 years ko namang pagtatrabaho, kahit nagagalit ako sa pasyente, kahit gustong-gusto kong tirisin, wala pa naman akong ginagawang masama. At syempre, hindi ko naman gagawin yun. Kasi sa totoo lang po, ang pagiging nurse, ang totoong nurse, pag gumagawa kami ng isang procedure, ng isang bagay sa isang pasyente, ewan ko ha kung sa iba ganun, pero ako po, sabihin na natin, hindi mo nagpapaka-plastic, hindi naman ito kaimpokritahan, no? Yung baga, lalo na sa mga matatandang pasyente, sa mga bata, yun, I always
work with a heart. O, parang Miss Universe. Pero hindi po, totoo yun. Kasi, yun na, ano na naman ako. Yun yung mabigat na part sa amin as an OFW. Talaga, totoo to. Yung nag-aalaga ka ng may sakit dito. Pero yung sarili mong pamilya sa naiwan mo sa Pilipinas, hindi mo maalagaan. Huwag mo nang magdrama. Hey! Yun, isa yun sa mga burden namin talaga. Totoo naman yun. Kaya ang inaano ko na lang, lalo na pag may inaano kong mga matatanda, yun talagang yung ano mo, talagang ibinibigay ko lahat. Pero pag talikod mo, may maiyak ka na lang. Kasi syempre, di ba? Yung nanay mo, hindi mong alagaan, may sakit. Tapos sila naalagaan mo. Pero, oops. Oh, wag pa rin natin. Sagutin pa rin natin yung word na, why I choose to work. Oh, yun nga yung sinabi ko sa inyo na, syempre, sa kadahilan ng pera na rin po. Dahil, syempre po, ako po sa pamilya namin, malaki yung obligasyon ko sa pamilya ko. Yun, sabihin na natin ganun. Kaya siguro sorte rin yung iba no, na kapag natrabaho sa ibang bansa, sa'yo lang daga lahat ng ano mo. Ganun. Meron din ako napanood na site. Ang dami. Isa-isahin ko ba yung mga napanood ko na sinasabi nila para daw makatipid, makaipon, makapag-save is hindi naman daw po natin tungkulin ang ating pamilya. Lalong-lalo na ang ating mga magulang at mga kapatid. Sa akin po, nasasaktan ako kasi syempre tayo, iba't ibang klase tayo ng tao eh. May iba siguro dun sa mga, ano bang sabihin na natin, dun sa makabago na ano, makabagong pamilya, siguro ganun. Pero ano kasi eh, iba't iba tayo ng karanasan, iba't iba tayo ng experience, iba't iba tayo ng nararanasan, iba't iba rin tayo ng way para makatulong. Yun, so hindi ako in favor dun sa napanood ko na yun. Sikat yun, nag-vlog na yun. Hindi ako in favor dun na para lang makasave is huwag kang magbigay. Kasi hindi naman daw natin obligasyon, which is true. Hindi natin obligasyon ang pamilya natin. Pero responsibilidad din natin na tumulong kung sila ay nangangailangan. Siyempre, di ba, guys, ikaw, nakakain ka ng masarap, tas matitiis mo ba na ang pamilya mo sa Pilipinas, ang kinakain ay walang kinakain, ganyan. Sinasabi daw kasi nila na tinuturuan natin silang maging tamad, maging ganyan. Pero sabi ko nga po sa inyo, iba't iba tayo ng sitwasyon. So, sa akin, at my part ko po, kaya rin ako nagtatrabaho dito sa kadahilanan. Ako din yung breadwinner sa pamilya namin. At syempre po, kailangan ko po ring mag-ipon at ng kami ni Dennis na mag-ipon. Kasi hindi naman po namin pinaplano na mag-stay longer time here sa UAE or kung saan mang bansa. Kumbaga, nandito lang kami Hello! Nag-iipon lang po kami dito para yung makapag-start kami, para pag nag-settle down na po kami sa... Hello! Ganda ng anak ko po, no? Yung para pag nakaipon na kami, yung may sapat na pang negosyo, sapat na makapagpatayo kami ng sariling bahay, mas pipiliin ko pa rin po talaga ang tumira sa Pilipinas. Kasi syempre, iba yung kasama mo talaga yung pamilya mo. Kasi may nanay pa po ako, may mga kapatid pa po ako na nasa Pilipinas. At pangalawa, bakit pa rin namin pinili dito? Pangalawa po, ang security at safety dito po sa UAE, dito sa lugar namin, is very safe. Hindi katulad sa Pilipinas. Kaya umuwi po ako ng madaling araw or maglakad ako ng may alahas, ang gadgets, magagalan-galan ka ng gadgets, hindi ka po maho-hold up dito. Kasi dito po sa UAE, disiplinado po ang mga tao. Siguro may mga instances na may mga rape, diba? May mga instances siguro na nawawala ng ano. Pero sa ano ko pa naman, sa 9 years ko, parang wala.
safe naman kami. Safe ako ha, nakapaglakad, lalo na ako, babae. Kasi naniniwala po ako doon na kung gusto mong respetuhin ka ng tao, nagsisimula po yan sa sarili nyo. Bakit ka maglalakad ng maikling short at kita ang clothing? Tapos magpupunta ng police, magko-complain, binastos ako nito. Eh bakit ka babastusin, di ba? Eh ikaw ang nagbigay ng motibo. Oh, di ba? Tapos, pangatlo din po, bakit pa rin ba ako? Dati kasi, nung unang panahon, ngayon lang naman kasi nagka-tax dito. Pero dati po talaga, mura ang mga bilihin dito. Mura ang bahay, ganyan-ganyan. Unlike sa Pilipinas. Kaya, okay pa rin naman dito. Kahit nasabihin na natin may tax, okay pa rin naman dito. At ano pa ba? Pinipili ko pa rin namin dito kasi yun na nga, sa murang bilihin, lalong lalo na po sa mga gadgets. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ako ganun kaluhos. Para sa mga nag-iipon, iaano ko po yan sa inyo. Sa susunod kong vlog, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung ways ko para makapag-save. Kasi marami rin nagtatanong sa akin na paano nga daw ba ako mag-ipon, ganun. Tapos ano pa ba? Ba't ko pa rin ba pinili dito? Basta yun lang, number one, totoo yan, huwag natin paimo yun nga, pera, dahil safe dito, kahit maglakad ka, dahil mura pa rin ang mga bilihin. Kahit pa paano, mura ang diaper, ang gatas, lalo na't may baby ka, lalo na pag mga nag-sale, murang-mura pa rin po talaga yan. Ano pa ba? Siguro, yun na lang muna, tatlong dahilan kung bakit kami nag-i-stay pa rin dito. Okay po, hanggang sa susunod po nating pagkikita, hanggang dito na lang muna, baka humaba, pat nagdadrama ng inyong nurse mama. So, wag nyo pong kalimutan, please watch, like, subscribe, and share. Bye! Say bye-bye to them, my baby! Nag-ano ko lang siya para siya tumahimik. Say bye-bye! Bye-bye to them! Bye-bye! Say hi! Flying kiss! Kasi kinonek ko tong laptop sa TV, kaya doon siya nakatingin. So guys, thank you ulit! Thank you for watching! Mwah, 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 mwah.